Lahat na lang sila, mga kababayan, may Latin honors. 305 summa cum laude. 1,196 magna cum laude. 742 cum laude. Talagang mawawalan po ng ano, ng potency. Kasi yung pagiging distinguished po, nawala na, naging ordinary na lang. What? Sabi dito mga kababayan sa balita, Clarita Carlos sparks debate. Distinguished losses potensian niya with Latin honors overflow. What? Sabi ni Clarita Carlos mga kababayan, bumabaha na niya ng mga laudes sa mga universities, lalo siguro sa University of the Philippines. Lahat na lang sila niya, summa cum laude. Magna cum laude, summa cum laude. Lahat laude siya. So nawala na niya yung potency ng pagiging distinguished. Oo nga naman, ano? Pero mga kababayan, with the post of ano, with the post of Clarita Carlos, ayon, nagkagulo sa social media. Iba-iba yung atake. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan yung kwento, click subscribe mo na para lagi po kayong updated na mga kwento dito po sa ating YouTube channel, and hit the notification bell. And wag na rin po ninyong i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang loudish. Ano ba? Ayan mo na po siguro, Professor. Enjoy mo naman. Di ba? Si Kwan nga, si Santa Mama nga, iisang tao pero balot na balot sa mga honoris causa. Binalot na galing sa kung saang-saang eskwelahan, mga universities. Ang daming ano, honoris causa. Pero niya, Mr. Marabilias, ano, nag-improve yung ano, personality, lutang pa rin. What? Ganon pa rin, mga kababayan. Walang epekto yung honoris causa. Hindi makumbinsi yung mga mga mamamayang Pilipino kahit balutin ng honoris causa si Linlin. Sabi rito sa balita, former National Security Advisor NSA Clarita Carlos has posted a controversial take on the proliferation anya nitong Latin honors among graduates, triggering a storm on social media. Nagkagulo po. Siyempre, sabi ng iba, ano niyang pakialam mo? Nagka-honor na anya. Pinuna mo pa. Nagtataka lang kasi mga kababayan, may punto naman. Kasi sabi ni Professor Clarita Carlos, nung panahon na anya namin, iilan lang yung nakakatanggap ng ganon. Talaga nga niya, pag tumanggap ka ng ganong laudis-laudis, iba ka. Iba ka sa lahat. Talagang napakatalino mo. Ganon. Distinguished nga eh. Kaya niya ngayon, sa dami ng mga nakakakuha ng laudis, yung potency ng pagiging distinguished, nawala na niya. Lahat na lang cum laude. Carlos, a retired University of the Philippines professor, claimed that the word distinguished loses anya its luster when many graduates receive Latin honors. May punto naman po siya, mga kababayan. Tama din. Sabi rito, she made a comment after noticing the majority of the University of the Philippines Diliman students will graduate with Latin honors this year. Napakarami na niya yung mga nasa lista. When most everyone graduates with laudes, sabi po niya, the word distinguished loses potency. Carlos said in a Facebook post,
Kaya kanya-kanyang bira, mga kababayan. Yung iba, kumbinsido, mga kababayan, sa naging komendo ni Professor Clarita Carlos. Yung iba naman, galit. What? Diba? In another post, Carlos reminisced about her own academic days in the early 60s, Anya, saying it was a rare sight to see graduates with the highest honors, Anya. Sabi dito, her online post included the Philippine Collegians picture card of UP Diliman's 2023 graduates based on the date from the UP Registrar. Out of the 3,359 graduating students, 2,243 have earned Latin honors. Oh, nga no. Lahat na lang sila, mga kababayan, may Latin honors. 305 summa cum laude. 1,196 magna cum laude. 742 cum laude. Talagang mawawalan po ng potency. Kasi yung pagiging distinguished po, nawala na, naging ordinary na lang. What? May punto po, parang yung honoris causa po ni Lenlen lang ang dating. Wala nang maniwala kasi binalot na po si Lenlen ng honoris causa. Ganun pa rin yung... Hindi nagbago. No improvement, mga kababayan. O, di ba? Lutang pa rin na niya, Mr. Maravillas. Sabi ni Clarita Carlos, during my time niya at UP Diliman in the early 60s, rarely did we graduate so much magnas in comms. Pambira niya sa amin yung makakuha ng ganyan. Distinguished nga eh. Bakit kaya ngayon parang may epidemic na ng honors? May epidemic na daw, mga kababayan, ng honors. Not to denigrate those graduates with honors naman. Just seeking an explanation. Gusto ko lang anya na hingan sila ng paliwanag. Bakit napakarami? Imagine, 3,359 graduating students, 2,443 yung mga may Latin honors, 305 yung summa cum laude, 1,196 magna cum laude, 742 cum laude. What? Anong meron, mga kababayan? Bakit nagkaganon? Sasabi rito, Carlos post drew mixed reactions from Facebook users. Some observed that the exceptional became the ordinary given today's digital tools, while others suggested not to rain on the parade of students excelling in school. Carlos insisted that she was not against the students graduating with honors. Hindi naman na niya tayo kontra doon. Seeking explanation is not negativity, Anya, nor wishing them ill. Wala man, Anya, akong masamang iniisip sa kanila. Kaya lang, I think, Anya, importanting maipaliwanag ito. Bakit nagkaganon? Nawala na, Anya, ng potency yung pagiging distinguished. Lahat na lang haros eh. More than half. Di ba? Almost 2/3 mga kababayan nang gagraduate. May laudis-laudis. Ito yung post, mga kababayan, ni Clarita Carlos. When most everyone graduates with laudis, the word distinguished loses potency niya. Sabi na mga nag-react. So common nowadays, very ordinary. Naging ordinary na po yung laudes.
Sabi ng isa pa rito, the more honorables, distinguished, high honors, laudes, the more expectations for a better Philippines. Sadly, it seems everything is commercialized. Grading and rating system is self-serving. Could there be a better way? Sabi ng mga nag-react. Sabi ng isa pa rito, gone were the days of Laudes and the analog way. Sabi ng isa pa, I could not agree more. Nawawala ang premium feeling of attaining Latin honors. Sabi ng isa pa, yup, just like giving every pupil at a moving up ceremony an award, the idea of excellence in studies loses its essence. If it was that easy back then, we would not have to put that much effort anymore. Sabi ng isa pa, then good, that could mean education is no longer a competition since arbitrary ranks are given less value. It could also mean that more students are getting smarter. This is only an issue if we put too much meaning on titles, distinguishing ourselves from the others. That's not good for the community, and I'm tired of the system making learning a race. Sabi din ng isa, I get your point, ma'am, but what can we do kung talagang smart plus masipag ang mga bata? One whole class in a science high school got high honors. Lahat ng mga bata, they earned it for sure kasi hindi madali sa science high. The rest of the batch, panay with honors naman. Should we stop from acknowledging their hard work and resilience? Sa iba-iba mga kababayan, yung mga naging reaction, napakarami yung nag-react. Yung iba, pabor sa sinabi ni ano, agree doon sa sinabi ni Clarita Carlos. Yung iba naman po, kontra. What? So anyway, yan man po mga kababayan. Yan lang po yung mga balita ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos! Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.